Kanina nga tinatanong ko, nag-uusap kami, bakit ba last day of December yung pangalan ng ano nyo? Nung banda? Mm-hmm. At kwentuhan nyo, kailan ba nabuo? Hindi, kaya kasi last days of December, kasi gusto talaga namin pangalan, Pearl Jam. Kaya lang, may gumamit na eh. So, hindi Pearl namin Jam? Pwede. Parang multi, ha? Talaga pagkain. So, pero ano, kasi nabuo yung banda 2018. Kumbaga yung first jamming namin, ano siya, last few days of December. And then eventually, nakabuo ng kanta bago mag-New Year 2018. So, isip kaming pangalan. So, medyo, para mabilisan na lang, ginamit namin yung date na yon, dapat ano eh, yeah, last days of December or last few days of December, pero para pinaikli pa rin, pero mahaba pa rin, last days of December na lang. Kasama na rin dun yung kwento, yung history, kaya nabuo, pag tinanong kung bakit last days of December. Pag gaganyo ba sa pangalan ng ano, nagbobotohan kayo? May brainstorm, yes, oh. Eric, kayong apat, nagbotohan kayo kung sino pabor sa ganun? So, ang ginawa namin kasi is nag-send kami lahat ng yung mga possible na names ng band. So, nagbotohan kami kung anong pinakamaraming boto, yun ang kinuha namin. Mm-hmm. Ay, ito, pero Nico, ito, ikaw, tatanungin kita, bakit hashtag ang pangalan ng grupo nyo? Hindi, totoo yan ha, kasi yung in-audition kami, bro, sikat na sikat ang pag nagsosocial media ka, gamitin ang ating official hashtag. Pinapanggit yung grupo namin, hashtag, madaling tandaan, hashtag. Kasi sa mga social media, lalo yung magamit ang hashtag. Eh, so, ikaw, Eris, bakit bidaman? Bidaman. Bida-bida ka ba? Bida-bida. hindi ko alam sa stop ng showtime kasi sila yung nag-isip. Basta sumali lang ako doon. Pero yung name, no? Sa mga ganyan sa banda. Totoo. Pero malaking factor talaga yung pag-iisip ng name. Kaya dapat pinag-iisipang maigi, diba? Correct. Mm-hmm. Pero ito, guys, tanungin namin kayo kung ano naman or sino naman yung mga musical influences nyo. Sige, let's start with Kelsey. Well, actually, ako po, I grew up na ballads po talaga yung kinakanta ko. So, talagang mga, yung mga balladeers, like sina Adele, ganyan. Tapos, opo, mga ganun po talaga yung pinapakita. Tapos, kayo na lang po na talagang maganda na-expose ako sa different. Hindi ko alam kung sa akin lang ba nag-choppy nag-choppy si ano. Pero sabi niya favorite daw niya si Adele. Si Adele. Pinsan daw niya. Hindi niya pinsan! Hindi. Nag-choppy na siya. Ayan, si Zandro naman. Well, ako yung 90s eh. So, Stone Temple Pilots, ano pa ba, Pearl Jam, Soundgarden. So, medyo, ano eh, medyo alternative, grunge, Nirvana. Mm-hmm. Yun. Alternative. Si Stephen. Stephen? Ako, ano eh, Guns N' Roses. Hello. Yes, ako, Guns N' Roses, Metallica, Megadeth player. Yun. Sa guitarist is Flash. Oh, rock and roll pala to si Stephen, no? Eris, relate si Eris. Eh, si David naman, si David. Ako medyo anything na meron drum beat kasi nga drummer ako. So from DJ Tiesto, Avicii, to of course mga banda ng 90s and 80s. Like, you know, sabi ni Sandra, Pearl Jam. Tapos kasi mahilig din ako mag-explore dun sa mga equipment. So anything na may beat, talagang pinakikinggan ko yun. Lalo na yung mga hindi usual na beats kasi isipin mo as a drummer paano niya ginawa yon. Napanood mo yung video, so observe lang din usually, pero kahit anong basta may drums gusto ko siya. Yes. Mm-hmm. Pero ito iba-iba kayo ng genre, di ba? Merong ballad, merong alternative, merong rock, pero yung banda nyo ngayon na Last Days of December, ano bang genre nung banda nyo? Si vocalist, si Kelsey na yung sumagot. Well, actually, mas alternative pop po talaga kami ngayon. Yung mga since original songs din po. So, dun po kami mas nag-lean towards. Pero, matanong ko lang din yan. Ala, kasi sabi mo, magkakaiba kayo eh. Katulad ni Stephen. Mm-hmm. Metallic rock. Nagbobotohan din ba yan? Hindi ba nagtatampo si Stephen na, uy, gawa naman tayo, no? Oh. Pero feeling ko nagtatampo. Nakita ko si Stephen, nagigilid yung luha niya kanina pa. Oo. Tumalta ng mga Guns N' Roses. Sa banda ba, pagka ganyan, hindi naman. Uusap din kayo kung anong genre ng banda natin.
kasi automatic na yung lumalabas eh. Yung, kumbaga, kung ano yung influence mo. So, kung paano ka mag-gitara, miski original, lalabas din yung sa tugtog mo. So, hindi mo kailangan na gagayahin mo to. So, yung mangyayari kasi, parang ma-express mo yung influences mo through your music. So, nag-merge siya. So, yun, mabubuo yung original na kanta. So, ano siya, parang nag-merge lahat ng mga influences namin through the song. Yeah. Mm-hmm. So, yun yung pala. Yung influences naman nandun pa rin eh. Hindi pa rin nawawala. Hindi pa rin nawawala. Yung pagiging rock and roll ni Stephen, nasa kanya pa rin. Nandun pa rin. Yes, kumbaga, nasa tugunan niya, kumbaga, ano. Ano, hindi naman pala nagagalit si Stephen eh. Sabi mo na. Oo, nalaramdaman ko lang. Sorry, hindi pala. Pero ito naman, kwentuhan nyo naman kami about sa kinanta nyo kanina na sisikat din ang araw na balita namin eh, part iyon ng COVID project album na ginawa nyo. So, kwentuhan nyo kami about doon, Sandro. Actually, si Kelsey ang sasagot niyan. Siya yung... Okay, go, Kelsey. So, ayun po, yung song po namin, part po siya ng COVID album na project po, Under Viva. It's with other musicians din po. So, ayun po, sana po supportahan nyo pong lahat ang album na ito. Mm-hmm. Pero, all right. Bukod dun sa sisikat din ng araw, meron din daw kayong pinopromote yung ikot. Ano naman yung kwento ng ikot? Ikot-ikot lang. Ikot. Iba yun. Iba yung Sara yun. Ikot sa original nila ko eh. Sandro, ano yung kwento ng ikot? Ito kasi, kwento to eh, ito yung tungkol sa isang tao, nagmamahal siya, pero hindi pinagtagpo ng tadhana. So, uy! Yung kwento niya parang ano ko sa kwento ni David, yung drummer namin, love niya. Sa stress eating pa lang nangyayari. Stress eating yun, ano? Oo, parang gano'n na rin, no? Paikot-ikot sa kitchen. Okay, tanong ko lang for David, ikaw naman, bakit hindi ka nahiya na sa kanila ikwento? Sulat natin tong story ako. Hindi, si Sandro kasi, kabanda ko yan since 1993, so medyo alam namin yung mga kwento-kwento na mga nangyayari sa buhay namin. Tapos, sinulat lang. Parang ganon. Para may pagtawanan tayo ngayon. Ayun naman pala. Yun, i-plug nyo na po ang Sisikat Din ng Araw at Ikot sa digital platforms. Po ba namin to pwedeng mapakinggan? Go na po. Ayan po, first of all, we would like to thank Salt and Light Talent Agency tsaka po ang Chocolatey Productions. Dahil sila po yung nag-produce po ng album, ng COVID album. And also, our social media accounts, we are last days of December sa YouTube po, Instagram, Facebook. Sana po, supportahan niyo po kami sa mga upcoming singles namin. Ayan po, sana po, i-check niyo po yung social media pages na. Yes. Pero, yung mga social media accounts niyo, kung may mga events kayo, personal social media accounts, promote yun na. Go Stephen. Okay, yung sa akin, paki-subscribe and follow nyo lang yung Stephen Texton sa YouTube. Yes. And supportahan nyo yung band. Yes. Well, yeah, paki-supportahan yung mga pages nila. Yun yung baking ni Kelsey. Meron siyang online baking. Mm-hmm. Tapos, syempre, of course, don't forget yung COVID album. I think, released this month. And then, of course, thank you so Viva for helping us out. And guys, keep safe. Stay home. Keep healthy. Ayan. Andro? Yun, Facebook na, last days of December, YouTube, tapos yung COVID album project. So, sana supportahan nyo. Yun lang. Kelsey, personal social media? Yes po. My social media accounts, actually, it's at Kelsey Roche. So, that's KelseyRoche. Ayan po, pinupost din po namin yung mga gigs po namin dyan po sa last days of December Facebook page.